Kamusta mga idol sa basketball? Welcome po kayo dito sa Basketball Talk kung saan ay ibibigay natin ang mga bagay na hindi mo pa alam sa idol mo sa basketball. Ano-ano nga ba ang mga bagay na hindi mo pa alam sa kanya? Mapa PBA man, MPBL o sa NBA o kahit sa amateur basta basketball. 10 bagay na marahil ay hindi mo pa alam sa idol mo. Yon mga idol, sa pagkakataong ito ay kikilalanin naman natin ang bagong addition ng Lakers, si Dennis Schroeder. Ang napabalitang kinuha ng Lakers kapalit ni Danny Green. Madami siyang bagay na ginagawa sa buhay bukod sa basketball, pero hindi lahat ng bagay ay alam na natin sa kanya. At sa pagkakataong ito, alamin natin ang 10 bagay sa kanya. Ang 10 bagay na hindi mo pa alam kay Dennis Schroeder. Pero bago yan, para sa dati ng subscribers, pakibisita po ang ating channel sa video section para po sa dati na nating mga video. At baka po nagawa ko na ang mga request video ninyo para sa mga nagre-request ng 10 bagay video tungkol sa paborito mong players. At sa mga bago pa lamang, iniimbitahan kitang mag-subscribe at pindutin mo na ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga latest upload natin. Ito na po ang 10 bagay na hindi mo pa alam kay Dennis Schroeder. Number 1, saan ka nagmula? Si Dennis Schroeder. Sa bansang Germany, mga idol, ipinanganak si Dennis Schroeder sa city ng Brosway. Ang Brosway ay isang city na makikita mo sa norte ng bansang Germany. Kung mahilig ka sa ilog, sa lugar ni Dennis Schroeder ka magpunta. Ganon din naman ang pinagmamalaki nilang mga kastilyo, mga lumang gusali, marami sa kanilang lugar. Sa kasalukuyan, ang Brosway sa Germany ay ang pangalawa sa pinakamalaking city. At dahil malaking city, alam nyo bang pangatlo ang mga lahi ng Incik na pinakamaraming immigrant sa kanilang lugar sa Germany. Nauna ang Turkey, sinunda ng Poland at pangatlo ang Chinese. Number 2, ang magulang ni Dennis Schroeder. Si Alex at Fatu Schroeder. Ang tatay ni Dennis ay si Alex, isang pure German. Ang nanay ni Dennis ay si Fatu. Kaya sa pangalan pa lamang ay halatang hindi German ang nanay ni Dennis. Siya ay nagmula sa Gambia. Ang Gambia o Gambian ay ang pinakamaliit na bansa na makikita mo sa Afrika. Katabi lamang nila ang bansang Senegal. At sa sobrang liit na bansang Gambia, ito ay napakahirap na bansa. Ayon sa kanilang ahensya, sumasahod lamang ang karaniwang tao sa Gambia ng $1 per day o halos 48 pesos per day. Number 3, unang hilig ni Dennis Schroeder. Hindi basketball, kundi ang paglalaro ng skateboard ang hilig talaga ni Dennis Schroeder. 11 years old pa lamang si Dennis ay naglalaro na siya ng skateboard. At sineryoso ni Dennis ang basketball noon lamang daw 2009 mula nang namatay ang kanyang tatay dahil sa cardiac arrest. 13 years old pa lamang si Schroeder, nangako siya sa kanyang tatay na pupunta daw siya sa NBA. Number 4, asawa ni Dennis Schroeder, si Ellen Ciolo Schroeder. Nakilala niya si Dennis noong 2017 at mula noon naging mag-asawa na sila noong 2018. At 2019 naman isinilang na ang kanilang unang anak. Number 5, German National Team. Si Dennis Schroeder ay naging miyembro ng German National Under 18 at German National Under 20. Naglaro din siya sa 2012 FIBA Europe Under 20 Championship at nakuha ng Germany ang 5th place. Noong July 2014, naglaro si Dennis para sa senior ng Germany National Basketball Team. Number 6, from high school to NBA. Bihira ang napupunta sa NBA lalo na kung hindi ka dumaan ng college. Wala sa Germany, hindi na nag-college si Dennis. Naglaro siya professionally sa Germany. 3 taon siya sa Phantom Brunsway bago nagpa-drop sa NBA. 2013 nakuha siya ng Atlanta Hawks bilang pang 17th overall. Noong 2013 din habang naglalaro siya sa NBA, naglalaro din siya sa G League.
Number 7, sino naman ang idolo ni Dennis sa NBA? Siyempre, ang The German Dirk Nowitzki. Sa Germany, idol talaga niya si Dirk Nowitzki. Pagamin pa ni Dennis noong mapunta siya sa NBA, palagi pa raw niyang tinatawagan si Dirk Nowitzki sa telepono. Pero ang ginagaya talaga niyang mga player sa NBA ay si Rajon Rondo at Chris Paul. Ang dahilan ay pareho daw niya ang dalawa bilang point guard. Silang tatlo ang iniidolo ni Dennis Rodman noong siya ay nangangarap pa lamang sa NBA. Number 8, Muslim. Ang religion ni Dennis Rodman ay isang Muslim. Ilan lamang sa NBA ang Muslim. Gaya ni Dennis Rodman, siya ay nagse-celebrate din ng Ramadan. Katulad ng ibang Muslim, sagrado para kay Dennis ang mga patakaran ng Muslim. Number 9, pero bago, please like the video mga idol, ang tattoo ni Dennis Rodman. Mga idol, hindi alata ang tattoo sa katawan ni Dennis dahil sa kulay ng kanyang balat, pero dahil masyado siyang close sa kanyang pamilya, ipinatato niya ang kanyang mga pamilya sa kanyang braso. Sa dalawang braso niya nakasulat, at ito ang pinakapaborito niyang tattoo, ang mga pangalan ng kanyang kapatid at kanyang pamilya. Number 10, sahod ni Dennis sa NBA. Mula sa rookie contract, October 2016, pumirma si Dennis sa Atlanta Hawks ng 4 years extension na 70 million. Pero noong 2017, na-trade si Dennis sa OKC Thunder. Kaya OKC na ang nagpatuloy ng kontrata niya. At ngayong 2020 NBA offseason, napabalita na nasa Lakers na siya. Kaya ang Lakers na ang papatuloy ng sahod ni Dennis. Ito ay may halagang $15.5 million. Pero alam nyo ba na pabalita din na papipirmahin ang bagong kontrata si Dennis sa Lakers sa oras na matapos ang kontrata nito. In other word, extension contract. Yon mga idol, ang 10 bagay kay Dennis Rodman na ngayon ay alam mo na. Sana po ay may bago na naman kayong bagay na natutunan tungkol sa idol mo. Ano sa 10 bagay na banggit at pinakatumatak sa isip mo? Mag-comment ka lamang sa ibaba at babasahin ko po yan isa-isa. Yon mga idol, 300,000 subscribers na tayo. Kampihan na! Sana nagustuhan nyo ang video natin for today. Kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video, make sure nyo lamang na nag-subscribe ka at pinindot mo ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga latest upload natin. At baka ikaw pa ang mabunot sa ating ginaganap na 300,000 subscribers giveaway. At pakilike na ang ating video para sa pagsuporta at matulungan pa lumago ang ating channel. At kung meron kang bagay na gustong gawa natin ng video basta tungkol sa basketball, pa-comment mo na lamang yan sa ibaba at akin pong babasahin yan isa-isa at pipilitin natin bigyan ng panahon. Yow mga idol, iniimbitahan kitang sumali sa ating 300,000 subscribers giveaway. This time, 5 lucky subscribers ang mananalo. 3 cellphone load worth of 300, isang ball pen basketball at isang brand new basketball shoes. Original po yan. Kung dati ka ng subscribers ay kasali ka na. At para naman sa mga hindi pa subscriber, mag-subscribe lamang at mag-post ng video ng channel na ito sa inyong Facebook wall. At pindutin ang notification bell. All right na! Kasali ka na!